pito na sikreto, the way, or simple lang sa totoo lang mga bagay na ito na kapag ginagawa nyo sa isang lalaki is that surely ma-obsess siya sa'yo. Pero yung obsession na gusto ko sanang makita at alam ko or confident ako na mangyayari kapag in-apply nyo itong pito na sikreto ko na ito is that yung tipo ng obsession na hindi nakakainis, obsession na hindi nakakairita at obsession na hindi nakakasakal. Kasi ako rin mismo ayaw ko naman ng ma-obsess yung tao sa akin in a way na hindi na ako binibigyan ng space, in a way na hindi na ako binibigyan ng kalayaan kasi sa sobrang obsession, I don't want that and I don't like that type of obsession. And please, sana'y hindi po kayo yung tipo ng babae na na-o-obsess ng ganun sa lalaki. Unhealthy, toxic, and unproductive. At nakakasakal po. And that's not good sa totoo lang. But anyway, kung gusto nyo malaman itong pitong sikreto ko na to, please make sure na panoorin nyo po hanggang sa last part kasi alam ko po na marami po kayong matututunan. Kaya simulan na po natin. Let's go! Okay, number one. Dapat iwasan po na ma-addict sa kanya. Kasi hindi naman po mau-obsess yung isang lalaki sa'yo kapag addict na addict ka sa kanya. Para din ba yung kwan, hindi ka maaaring habulin ng isang tao kapag ikaw yung naghahabol sa kanya. Para bagay yung laro-laro na habol-habolan, hindi naman pwedeng parehas kayo naghahabolan. Eh di magbanggaan kayo. You know, meron pong tumatakbo at meron din pong naghahabol. Ganon din po sa relationship. If you want na hahabulin ka, if you want na ma-obsess ang isang lalaki sa'yo in a good way, in a constructive way, is that make sure na hindi ka na-addict sa kanya. Make sure na hindi ka dikit ng dikit sa kanya. Make sure na hindi ka patay na patay sa kanya. Make sure na kaya mo pa rin mabuhay kahit wala siya. Ipakita mo yun sa kanya. Dapat yun yung taglay mo. Hindi mo lang pinapakita for the sense na ipakita lang. But ganun talaga yung laman ng puso mo that you can able to live with or without him. It doesn't mean na hindi mo siya mahal. At it doesn't mean na pinaplastic mo yung relationship nyo. But never rely everything sa partner nyo. Never give everything sa partner nyo. And never, ever na siya yung top of the line or number one na priority ng buhay nyo. Never do that. Never do that. If you want na ma-obsess sila sa'yo, if you want na ikaw yung habul-habulin, ikaw yung papahalagahan, huwag mong ilagay na sila yung number one sa buhay mo. Huwag mong ibigay ang lahat-lahat ng gusto. Huwag mong ibigay ng madalian ng lahat. Huwag maging easy to get. Kasi most of the time, yun yung manifestation ng tao na addict na addict sa partner. And that's not good sa totoo lang in your part. Sa kanyang part, that's good. Kasi he can able to control you. He can able to make you do things that even against your will. And gawin mo kasi nga, mahal na mahal mo siya dahil sa addict na addict ka sa kanya. No, don't do that. Of course, love him genuinely but never ever na maging addict sa kanya. Okay? Meron dapat nag-iisa na number one sa ating puso. His name is Jesus. Not anyone or anything in this world. Okay? Proceed na po tayo sa number two na simple, na sikreto lang na maaari mong gawin at alam ko na kayang-kaya mong gawin to make a man obsess over you in a constructive way, in a good way, okay? So, wag mo pong papabayaan ang iyong katawan. Wag mong pabayaan na alagaan ang iyong katawan. Ito po ang common na error ng karamihan sa babae kasi once na nagtatagal na or masyado ka nang naging komportable sa partner means that napapabayaan mo yung katawan mo, napapabayaan mo yung diets mo, no? Napapabayaan mo yung sarili mo, no? Napapabayaan mo din magpaganda, napapabayaan mo din na magayos, napapabayaan mo yung sarili mo. That is why, minsan iniisip mo or minsan sinasabi mo na sa kanya na, pangit ba ako? And minsan hindi mo siya masisisi kung makita mo na tumingin siya sa iba na mas maganda sa'yo, hindi dahil sa mas maganda sa'yo, kasi in the first place ikaw yung kanyang pinili, pero mas marunong lang magayos. Or hindi lang niya pinabayaan yung kanyang katawan. You know, huwag mong hayaan na maging lost siya. Huwag mong hayaan na pabayaan ang sarili mo dahil sa sobrang pagmamahal mo sa kanya or dahil sa sobrang busy mo. Take time or give time sa sarili mo. Ang number one po na pinag-iinvestan po natin ay ang ating sarili. Okay po ba? Okay, so proceed na po tayo sa number three na sikretong way to make a man obsess over you is that self-respect. Make sure na ito yung pinapreserve mo. Self-respect.
sa panahon ngayon, hindi na po uso ang self-respect. And of course, hindi ko naman sinasabi na walang ma-obsess or walang magkakagusto sa'yo kung wala kang respeto sa sarili mo. Meron. Pero most of the time, hindi sila high value na tipo ng lalaki. Because ang isang high value na tipo ng lalaki, na-attract din sila sa mga high value na tipo ng babae. They are not attracted sa mga low value. They are not. Attracted sila sa katapat nila, sa parehas nila ng value. That is why, make sure na magkaroon pa rin ng self-respect, dignity, because don't expect that they will respect you or he will respect you kung ikaw mismo wala kang respeto sa sarili mo. Kung hindi mo binibigyan ng respeto yung sarili mo. Lagi mong tatandaan. Okay? And number 4 na tips ko or sekreto to make any man obsess over you is that always give him space. Hindi ka po mamimiss ng isang tao when palagi mo siyang kasama, palagi kang nakadikit sa kanya, or hindi mo siya binibigyan ng space even sa chat, sa tawag, even sa mga maliliit na bagay, sa mga iba't ibang bagay. Minsan, gusto niya rin ng space. Gusto niya rin ng personal time, or friend time, or God time. Ibigay mo yun sa kanya. Never ever na maging greedy. Huwag mo sanang nanakawin palagi yung space na dapat para din sa kanya. Because in that way, nasasakal mo siya. Dahil po kapag ninanakaw mo po yung space na dapat para sa kanya, or para sa time niya sa ibang bagay, para sa time niya sa Panginoon, is that hindi po yan ma-obsess sa'yo. Well, in fact, baka mainis pa yan sa'yo. Well, in fact, baka mainis, mabibisit pa yan sa'yo. And hindi kanya mamimiss. So, make sure that you always give him space, especially when he asked for it. Huwag ka matakot na kapag binigyan mo siya ng space at maghanap na siya ng iba. Look, you need to trust your partner, love him, and wala ka bang tiwala sa relationship niyo, sa sayo? Wala ka ba? Don't be insecure, okay? Number 5 na sekreto, na way to make a man obsess over you, is that allow him to earn before giving anything. Most of the time, ito po yung mali ng karamihan because when we love a person, we tend to give everything we have to prove our love and para masaya din kasi tayo kung nakikita natin na masaya sila. But sometimes, nagiging wrong yan kasi minsan na unappreciated and minsan darating na sa point na hindi na nila nakikita ng halaga kung ano man ang binibigay mo sa kanila. Like, mga bata, whenever na isang bata, binigay mo lahat ng kanyang hiling, ang kanyang gusto, there will come a time na hindi na niya yun ma-appreciate, hindi niya yun makikita. And that's very dangerous kasi whenever na hindi nakita yung value mo, hindi ka rin nila nakikita. And magiging taking for granted ka na lang. So, allow him actually that he needs to earn something before giving anything. Okay? Of course, when it comes to God, we don't earn anything from him. He loves us, he shows his goodness, he bless us. We earn nothing from God. But sa ating partner, make sure. In order, kasi minsan, ganito kasi ang principle eh. Kapag pinaghihirapan mo, papahalagahan mo. Kapag pinaghihirapan mo, bibigyan mo ng value. Bibigyan mo ng protection, aalagaan mo at mamahalin mo. That's why, make sure that he will earn before you give anything sa kanya. And 6 is that lagi ka pong nagpa-focus sa personal growth mo. Most of the time, ganito kasi ang minsan na nagiging error ng mga tao. That is why hindi na-excite or hindi na-obsess yung partner nila sa kanila is that nagpo-focus sila palagi sa partner nila. That's wrong, sa totoo lang. Para bagang nagmukhang okay or maganda kasi nga nagpo-focus ka sa partner mo eh. Kung sino yung magahal mo, bigyan mo ng focus. Of course, hindi ko sinasabi na i-deadmahal mo sila or hindi mo sila bigyan ng time. But yung pinaka-focus mo dapat, ang number one na focus mo is that yung personal growth mo. Mentality, emotionally, and spiritually. Pag-grow. Matuto sa mga kamali sa buhay. Then mag-grow. May mga uugali na dapat ayusin. Then mag-grow. Hanggang sa hindi mo mamamalayan yung value mo ang taas na. Kasi value naman ang nakikita ng isang tao para ma-attract sa'yo, para ma-addict sa'yo, or para ma-obsess sa'yo. Hindi lang ganda, hindi lang katawan. Kasi yung mga bagay na yun kumukupas. Ang talagang nagpupul ng attraction is that yung personalities, yung character mo, and then yung taglay mo. And of course, overall sa lahat, yung value mo. And kung nagpo-focus ka sa personal growth mo, grow, it means yung value mo din, grow. It means they will look up and see. And when tinitingala ka nila, papahalagaan ka nila, ma-obsess sila sa'yo.
Lagi mong tatandaan yan, okay? And last but not the least, number 7. This is very important. You should be willing to walk away anytime. Anytime. Ito yung, dapat ito yung maging character mo na or taglay mo na. Hindi lang sinasabi, kundi magiging mentality mo na. That you are not the person na mahilig maghawak ng anuman. Either bitterness or kontrolin ang isang tao. Or whenever that niloko ka is that bit-bit mo pa rin sila kahit ayaw nga nila sa'yo. Whenever that they want na mag-let go ka na sa kanya, is that bit-bit mo pa rin. Dapat hindi ganun yung personalities mo. Or dapat hindi ganun yung mentality mo. Ang mentality mo is that be willing to walk away whenever na hindi ka pinahalagahan, whenever na paulit-ulit na lang silang nag-cheat sa'yo, whenever na nagiging taking for granted ka na lang. Be willing to walk away anytime. Anytime. Without looking back. Just walk away and walk away. In that way, makikita nila na seryoso ka pala. Ikaw pala yung tipo ng babae na hindi pinagloloko. Ikaw pala yung tipo ng babae na hindi pinaglalaroan dahil sa seryoso ka. Na kung niloloko ka, then you have no place sa akin. Yun yung magiging binabato mo kasi sa kanya. Whenever na meron kang mentality na you are willing to walk away anytime. 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 In that way, trust me, ma-obsess ako sa lalaki sa'yo. So, itong 7 lang, actually, konti lang to na nishare ko. But I believe sapat na ito para ma-obsess in a good way yung isang lalaki sa'yo, or para mas papahalagahan ka. And that is good thing para sa'yo, kapatid. So, I hope na meron po kayo natutunan, and I hope po na paki-share and like this video, mag-comment down below related sa ating topic. And make sure na i-share mo ito sa ibang tao. Maraming salamat. Shalom. God bless.